Magandang araw, narito mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Panahon na umano para sa gobyerno ng Pilipinas na magsampa ng environmental damage suit laban sa China bago maunahan ang issue sa West Philippine Sea sa 2025 midterm elections. Ayon niyan kay dating Supreme Court Justice Francis Hardeleza. Ayon kay dating Supreme Court Justice Francis Hardeleza, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay gagawa ng mga konkretong hakbang sa pagprotekta sa teritoryo ng bansa bilang Chief Architect of the Foreign Policy. Binigyan din niya na ang Pangulo ay nasa tamang landas at kailangan lamang nakumbinsihin na magsampa o ituloy ang isa pang kaso laban sa China. Sa pagkakataong ito ay hinggil naman sa pinsalang di umano'y dulot ng West Philippine Sea dahil maaaring hindi sapat ang mga diplomatikong solusyon upang pigilan o kontrahin ang paglala ng pagsalakay. Si Hardeleza ay Solicitor General mula 2012 hanggang 2014 sa ilalim ng termino ng yumaong Pangulong si Benigno Aquino Duterte at pinuno ng Philippine Legal Team na humahawak si South China Sea Arbitration. Hinimok niya ang libo-libong estudyante at faculty member na dumalo sa mga pagsasanay na suportahan ang panawagan na magsampa ng environmental damage suit laban sa China para sa patuloy na pananalakay at provokasyon nito laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng desisyon noong 2016 sa kasong territorial jurisdiction na pabor sa Pilipinas. Ipinunto ni Hardeleza na ang Silliman University ay maraming mananaliksik at eksperto sa kapaligiran na makakatulong sa pangangalap ng ebidensya sa pagsasampa ng isa pang kaso laban sa China. Sa pagsasampa ng environmental damage suit laban sa China, ang Pilipinas umano ay maaaring mag-claim ng milyon-milyon o bilyon-bilyong piso para masangkapan at pondohan ng gobyerno para protektahan ang West Philippine Sea, ani Hardeleza. Hinamon din ng National Security Council ang China na payagan ng mga third-party inspectors na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kasunod ng pagtanggi ng Chinese Foreign Ministry sa mga ulat ng pagkasira ng mga kapaligiran sa kabila ng proweba na ipinakita ng Philippine Coast Guard. Inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero ang kanyang personal na paninindigan sa kontrobersyal na absolute divorce bill kung saan sinabi ni Escudero na mas nais nitong palakasin ang umiiral na panukala sa annulment of marriage. Nagbigay ng pahayag ang bagong halal na Senate President na si Senator Chis Escudero ukol sa mga talakayan patungkol sa diborsyo kung saan anya ay tiyak na magiging dahilan ito ng pagtatalo sa pagitan ng simbahan at ng Estado. Para umano kay Escudero, nais nitong gawin na affordable at accessible ang kasalukuyang mga batas sa annulment. Sa kasalukuyan, nasa 180,000 pesos hanggang 600,000 pesos. Ang halaga ng annulment sa Pilipinas depende sa lokasyon at individual na mga kaso. Ang Pilipinas at Vatican City lamang ang mga bansang walang legal na probisyon para sa diborsyo. Inaprubahan ng House of Representatives noong Miyerkules sa huling pagbasa ang panukala sa absolute divorce kung saan may kabuuang 131 na mambabatas ang bumoto at pabor dito, 109 ang bumoto laban dito at 20 ang nag-abstain. Ang may akda at sponsor ng panukalang batas ay si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na nagsasabi na siya at ang iba pang mga tagapagtaguyod ay magsisimula ng kampanya sa Senado upang ang katapat na panukala nito ay matagal nang gumugulong para sa plenaryo ay maipasa. Ngunit ayon kay Escudero, babalansihin niya ang pagtalakay sa usapin sa Senado. Maigpit na binabantayan ng Department of Agriculture o DA ang sektor ng agrikultura at tiniyak ang mga tulong para sa mga magsasaka, mangingisda na naapektuhan ng bagyong Agho.
Kabilang sa mga intervensyon ay ang paglalagay ng mga buto para sa palay at mais, gayon din ang mga gamot at biologic para sa mga baka at manok sa ligtas na pasilidad sa Imbaka. Ng Operation Center ng DA Disaster Risk Reduction and Management, ang mga regional field office ng DA ay naghanda naman upang magsagawa ng field monitoring para sa posibleng pinsalang natamo katuwang ang iba pang pambansa at regional na tanggapan na may kaugnayan sa DRRM at mga katapat na unit ng lokal na pamahalaan. Pinayuhan naman ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda na magsagawa ng maagang pag-aani upang maiwasan ang epektong dulot ng bagyong Agho. Gayon din ang mga magsasaka ay hinimok na makakuha ng mga reserbang binhi, mga materyales sa pagtatanim at mga input ng sakahan. Ilipat ang mga hayop na may sapat na pagkain at tubig, ilipat ang mga makinarya sa sakahan at kagamitan sa mas mataas na lugar at paglilinis ng drainage sa irigasyon at palayan upang maiwasan ang pagbaha. Inabisuhan din ang mga mangingisda at iwasan na maglakbay sa dagat at ilipat ang kanilang mga sasakyang pangisda sa mas mataas na lugar. Samantala, pinanindigan umano ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Office of the Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension order na inilabas nila laban kay Nueva Ecija Governor Aurelio Umalis sa kabila ng restraining order na inilabas ng Court of Appeals 11th Division. Ipinaliwanag ng Ombudsman na ang kanilang tanggapan ay preventively suspended si Umali at ang kanyang asawa at ex-Nueva Ecija Governor na si Zarina Umali at Provincial Environment and Natural Resources Officer Wilfredo Pangilinan dahil sa Monoy pag-issue ng 205 na permit para sa buhangin at graba extraction sa lalawigan ng walang kinakailangan na Environmental Compliance Certificate o ECC. Ayon sa ulat ng DILG, 2 beses na inihain ng kautusan noong umaga ng May 22 kasulukuyang taon sa tanggapan ng provincial ng gobernador sa Kabanatuan at sa 2 pagkakataon sa new provincial capital sa Palayan City. Gayon pa mga naglabas ng resolusyon ng Court of Appeals noong hapon na ang kasalukuyang petsa kung saan pinagbigyan ng korte ang aplikasyon ni Umali para sa 1 pansamantalang restraining order. Kinundina ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagtatanggol sa 35 Davao Police personnel sa kanilang tungkulin dahil sa Monoy pagpatay na may kinalaman umano sa droga. Kabilang sa mga nirelieved na tauhan ay si Davao City Police Chief Police Colonel Richard Badang na isinilalim sa administrative suspension. Sinabi ng Police Regional Office Davao na sinuspinde si Badang para hindi maimpluwensyahan ang investigasyon. Ayon kay Mayor Duterte, tungkol ito sa anumang pagsisikap o tutol ito sa anumang pagsisikap na sirain umano ang mga pinaghirapang pagtitiwala sa pagitan ng komunidad at pagpapatupad ng batas. Sa isang pahayag, tinanggal umano si Badang sa kanyang posisyon alinsunod sa isinagawang investigasyon ng Regional Internal Affairs Service Davao sa umano'y mga pagpatay na may kinalaman sa droga noong Marso kasalukuyang taon. Dagdag naman ni Duterte na ang Davao City Police Office ay patuloy umano na nagpapakita ng kahangahangang bisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa kanilang lungsod, kung saan ang kanilang record na 69% na pagbaba ng krimen ay maituturing na makabuluhan at ang resultang ito ay sumasailalim daw sa dedikasyon at kakayahan ng kanilang kapulisan na patuloy na nakikipagtulungan sa kanyang administrasyon. Sa huli, sinabi naman ng alkalde na merong malaking ebidensya na sumusuporta sa pagigiit ng mga bypass operations ay isinasagawa lamang sa loob ng mga hangganan ng batas. Kung kaya't ito ay magsasagawa ng isang transparency at pananagutan umano ang paghawak ng bagay na ito at para sa agarang pagbabalik ng mga hindi patas na narelieve na mga ofisyal. Kabilang sa mga nirelieve. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, eurotvpage.com.
Maaari nyo rin mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng UTV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako si Catherine Landicho para sa tama at mabilis na pagbabalita. Ito ang UTV Express Balita. Sumasaludo sa bawat Pilipino.